Isang pinagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid. Ito po ang inyong misyonerong Lakwatsero dito pa rin sa PFCC 37 dito sa Gumapa. Hanggang ngayon wala pa rin order. Actually, naglabas ng circular ang minamahal nating obispo dito sa Gumapa na wala pa talagang misa. But at the same time, kailangan pa natin humingi ng permit para sa prayer meeting dito sa Gumapa. But for the meantime, mga kapatid, dahil GCQ at naway yung mga kapatid natin na nanonood, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Basahin ko ngayon ang gospel natin dito sa New Testament. Of course, New Testament. Translation, Pinoy version. Kaya kung pakinggan nyo, pag Pinoy, Taglish. Taglish ang translation nito. Kaya yung mga millennials dyan, makukuha nyo ito. Yan. Ang gospel natin ay sa Mark chapter 12 verses 18 to the following. Pumunta kay Jesus ang ilang Sadducees, mga Jews sila na hindi naniniwalang mabubuhay uli ang mga namatay. Sabi nila, "Teacher, sabi ni Moses, pag namatay ang isang lalaki at wala silang anak ng asawa niya, dapat pakasalan ng kapatid niyang lalaki ang byuda para magkaroon ng mga anak. Ipapangalan sa asawang namatay ang mga magiging anak nila. Meron pong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa yung panganay pero namatay siya nang walang anak. Pinakasalan ng pangalawang kapatid ang byuda pero namatay din ang pangalawang kapatid na wala ding naiwan na anak. Tapos, ganun din ang nangyari sa pangatlo. Hanggang sa bunso, namatay silang lahat ng walang anak. Tapos, namatay na din yung babae. Ngayon, sa araw na muling bubuhayin ang mga patay, sino ba sa 7 ang magiging asawa ng babae kung pinakasalan siya ng lahat?" Sabi ni Jesus, "Nagkakamali kayo. Hindi nyo talaga naintindihan ang scripture o ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi sa araw na muling bubuhayin ang mga patay, hindi na sila mag-aasawa. Magiging katulad sila ng mga anghel sa langit. At tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga namatay, hindi niyo ba nabasa ang sinulat ni Moses tungkol sa burning bush? Diba, sabi ng Diyos sa kanya, 'Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Diyos siya ng mga buhay, hindi ng mga patay.'" Grabe, mali talaga kayo. Nakakatawa yung translation na to. Talagang grabe. Kapagtataka yung mga Saduceo, nagtatanong sila sa isang bagay na hindi naman lang pinapaniwalaan. Parang, bakit magkakaroon kayo interest? Hindi ka naman naniniwala. Nag-discuss po sila tungkol din, i-question nila. Pagdating ng muling pagkabuhay, hindi nga sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Nakita niyo mga taong ito, halatang halata at obvious na sinusubukan lang nila ang ating Panginoon. Now, ito ang kwento. 7 magkakapatid, yung panganay nag-asawa, pero hindi nagkaanak. Halimbawa sa Israel, noong unang panahon, ang tradisyon na doon is papakasalan nung pangalawa kung doon sila mismo nakatira sa bahay. Ganun lang yun Hindi mo na kinakailangan lahat ubusin yun Ang sinasabi ng batas, mga kapatid, is halimbawa, isang lala yung panganay plus yung pangalawang kapatid nandun din sa bahay, doon pwede. Pero kung lahat naman lalaki hindi naman nakatira doon sa bahay niyon, papakasalan niya ba yun? Hindi. Kaya hindi alam ng mga Saduceyong ito kung ano talagang sinasabi ng kautusan. Sabi ng Panginoon, grabe kayo, hindi niyo talaga at maling-mali kayo sa inyong pagkakaintindi. At sabi nila, sabi ng Panginoon dito, hindi niyo alam ang kapangyarihan ng Diyos. Ito kasi yung mga Saduceyong ito, basta na lang makita ng kautusan, sige na. Yun na yun. At di sila naghihintay, umaasa pa na magpapalawak pa. But then, na-encounter nila ang Panginoon. At maraming nakikinig sa ating Panginoon ng panahon yun. Then, they ask this question. Now, ito kasi yung mga Saduceyo, para sa kanila, ito ang buhay. Pag nabuhay na, namatay na, tapos na. Thinking, iniisip nila, baka sakaling mali ang sagot ng Panginoon. Pero nagkamali sila ng tinanong.
kasi yung tinanong nila mismo ay alam na alam ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, di ba? Sila'y magiging katulad ng mga anghel. Sabi niya rito, hindi na sila mag-aasawa. Sa araw muling bubuhay ng mga namatay, hindi na sila mag-asawa. Magiging katulad sila ng mga anghel sa langit. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Marriage ay dito lang sa lupa. So, dahil ang marriage ay dito lang sa lupa, we have this goal sa buhay. Kung minsan, yung mga tao, para bang, kapag nakapag-asawa at nagpamilya, okay na ang buhay ko. Thinking na that's the goal of their life. Ano ba talaga ang goal ng buhay mo? Maraming taong nalulungkot. Sasabihin na, oh, magdi-December na naman. Wala pa silang biyanan. Nagkakaroon pa ng comparison, buti pa siya, dalaga. Sabi naman ng dalaga, buti pa siya, may asawa na. At nainip sila, gusto lang mag-asawa na. Ito ba ang goal mo sa buhay? Kung ito ang pinaka-goal sa buhay, mga kapatid, paano na lang yung mga hindi nag-asawa o hindi nakapag-asawa? Ibig ba sabihin, kapag hindi nagkaroon ng anak, nasa ilalim talaga ng sumpa? No, excuse me, mga kapatid. Sa mundong ito, God instituted marriage to reproduce, para dumami. Pero pagdating sa langit, hindi na ito continuation ng buhay natin sa lupa. Iba, ha? Iba yung new norm sa langit. Ito sa new norm dito sa lupa, pinakala may face mask ka na. Dito sa lupa, kailangan mag-asawa. Pero hindi yun ang pinaka-ultimate goal ng buhay, ang pamilya. Ang pinaka-ultimate goal, hindi yung magkapamilya, but the ultimate goal is to have a relationship with God. Ito yung sinasabi ng Panginoon, ultimate goal. Dahil pagdating sa langit, wala nang mag-asawa, wala nang jowa sa langit. Wala na eh. No, tanong, bakit? Eh bakit nagkaroon pa ng pag-asawa? Bakit nagkakaroon pa ng mga jowa-jowa or boyfriend-girlfriend? God is teaching us to love. Yes, binigyan tayo dito sa atin yung damdamin natin para magmahal. Kasi kung hindi mo kayang mahalin yung taong ito, siya, sila, paano mo nga naman i-express ang pagmamahal mo sa Diyos na hindi mo nakikita? What is your ultimate goal in life? Have a family? Yumaman? Well, sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but His word will remain. Ibig sabihin, lilipas itong lahat. Kayamanan, kasikatan, lahat. Lahat ng kaibigan mo. Maaring close sila ngayon. Bukas makalawa. Wala na yan. Pero ang pinaka-ultimate goal talaga ng tao is to have this personal relationship with God. And how do we get this personal relationship with the Lord? Paano makakamta ng personal na relasyon mo sa Panginoon? Accept Jesus. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang ultimate goal. Siya ang resurrection, sabi nga natin. Yung hindi pinapaniwalaan ng mga Sadiseo, kaharap nila mismo ang muling pagkabuhay. Si Kristo yun eh. Hindi nga nila natanggap yung resurrection, paano tatanggapin yung mismong nagkatawang taong resurrection, si Kristo. Resurrection, hindi Amerika ha. Resurrection, si Kristo na ating Panginoon. How can they accept ang muling pagkabuhay? Yung mismong nagbibigay ng buhay ay hindi nila matanggap-tanggap. Sa buhay natin, huwag tayong huminto sa goal. Ang goal natin is to be with Christ. Ang goal natin ay have this personal relationship with the Lord para tayo makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Maring wala kang asawa, but you're blessed. Kasi single blessedness. Maring may pamilya ka, but you're blessed. May pamilya ka, blessed ka. Wala kang pamilya, single ka, you're still blessed. As long as you have this personal relationship with the Lord. God bless you. Pagpalain tayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai.